Hello everyone! Good morning and good day! Welcome back ulit dito sa aking YouTube channel, dito sa aming munting tindahan. This is 4S Vlogs. I hope na panoorin niyo itong video hanggang sa matapos at sana'y may matutunan kayo. Okay, before anything else, I just want to say thank you to all my viewers, especially to all the viewers na laging nakasuporta sa akin, yung mga OFW from Saudi, Kuwait, nasa mga Middle East, nasa US, nasa Japan, nasa China, nasa Hong Kong, marami din akong viewers dyan. Thank you so much guys sa inyong walang sawang suporta for always being here in my YouTube channel. Okay, malaking bagay at malaking tulong po yan para sa aming mga small YouTuber. Okay guys, kung sana kung may matutunan kayo, pwede nyo rin po itong i-share yung aming mga videos sa mga friends nyo or mga kakilala nyo na especially kung meron silang small business like Sorry Sorry Store or ano pa bang small business na meron sila. Okay, para may mapulutan din silang mga konting aral or konting mga experiences na na-experience na namin na pwede nilang makuha ng lesson. Okay? For today's video guys, no, gusto ko lang i-emphasis yung question ni sis named Parialista from Cebu, shout out to you. Ang sabi niya kasi ano po yung price war. Okay, last video kasi I discussed about competition. Okay, the healthy side of competition, no, na kung ikaw ay meron ka kompetensya, you will grow, you will develop yourself, your store, your business, and eventually magkaroon ito ng positive impact sa sarili mo. Pero meron ding bad side or negative side ang pagkaroon ng maraming competition or competition. So yun na nga yung sinasabi niya, ano ba yung price war. Okay, pag sinabi natin price war, kasi nagkaroon, I think meron siyang problema kasi lagi daw siyang nag-adjust ng kanyang mga presyo, ng kanyang mga items because yung kaharap niya or katabi niyang tindahan is merong laging nagbababa ng presyo. Okay guys, i-discuss ko kung ano yung mga positive or paano malabanan or paano ma-manage na lang siguro yung pagkakaroon ng ganyang competition. Kasi dito sa store namin, na-experience ko rin yan, no? So, based on my history lang, guys, no? Before ako dumating dito, nung pagdating ko dito sa store, medyo may kataasan talaga yung mga benta ng mga items. Pero dito kasi sa area namin, so halos yung mga store is para nag-wholesale retail. So, pag sinabi natin wholesale retail, nagbibigay sila sa retail, nagbibigay din sila as wholesale. So, ibig ko sabihin is, mababa talaga yung presyohan. Okay? Then, I realized na kami lang yata ang medyo mataas kasi sabi ko nga, lagi ko rin sinasabi na yung greatest white namin dito dati is 12 pesos samantalang yung iba is 10 pesos lang. That time. Okay, that time. Pero iba na ngayon, syempre, mataas na yung mga items. Okay? Guys, ganito yun, guys, no? Pag ang price war is parang very common or very natural lang yan, especially kung meron kang maraming kakompetensya. Why? Kasi yung mga mamimili kasi, especially sa mga panahon ngayon, no, ang taas na ng mga bilihin. So yung mga customer, namimili talaga sila kung saan sila makakamura ng konti. Ngayon, kung merong price war sa area nyo, or ikaw naka-experience ng price war, ikaw yung dihado, or ikaw yung lugi, okay, maraming mga factors ka dapat i-consider. Paano mo ito malabanan? Anong strength mo? Ikaw ba'y nangungupahan or yung kakompetensya mo ay hindi nangungupahan? So, pag i-analyze mo itong dalawa, ikaw siya may advantage na agad sa'yo. Okay, ikaw ba ang puhunan mo ay utang? Utang na may interest ha? Then sa kanya is hindi. Okay. And the same time, yung suppliers nyo, saan ba siya kumukuha, saan ka din kumukuha. Dapat i-analyze mo yung mga bagay-bagay na pwedeng magkaroon ng advantage para sa'yo. For example, nangungupahan ka, tapos siya hindi. Sa tingin mo, sino may advantage pagdating sa presyohan? Okay? Baka kasi, sa standard mo pa lang ng presyohan, ikaw 20%, siya is nasa 10% lang. So, yung ibig ko sabihin lang guys dito is, kailangan mong timbang-timbangin yung mga bagay-bagay. Mga bagay-bagay, no, na pwedeng, pwede pa pa palang, kumbaga, sagarin sa ganitong presyo. Okay? Siya, ganito yung presyo, dito sa akin presyo. Maybe because meron siyang nakuna na mas maliit na, mas mura nung items kaysa sa'yo. Okay? So, pwede mo siyang gawing advantage para sa'yo. Pwede mo rin siyang maging disadvantage para sa'yo. Yung price war. Okay? It depends really on your capacity. Ganun din guys sa haba ng PC mo. Okay? Kasi guys, price war,
Wait lang. Kasi nga guys, 'di ba? Ang price war, pwede mo siya magiging positive sa'yo or magiging negative sa'yo. Pwede rin siya magiging positive sa kakompetensya mo, pwede rin siya magiging negative sa kakompetensya mo. It really depends on how you handle it. Okay? So, kung mahaba yung PC mo, kahit na maliit lang yung patong mo, go! Okay, di ba? Kasi sabi nga nila, pag maliit lang patong mo or mas mababa ka, ikaw talaga pupunta ng customer. So, magiging advantage para sa'yo. Pero kung hindi talaga kaya, guys, no, na magiging reason na siya kung para malugi yung ikaw mismo, malugi ka. Kasi pinatulan mo yung price war, nagbaba siya, tapos ikaw nagbaba din. Pero hindi mo talaga kakayanin yung store mo kasi ikaw nangungupahan, may sinasahuran, mataas yung mga operating expenses ngayong panahon na yun. So, wag mo nang patulan. Okay, mag-stick ka dun sa standard mo kung sinasabi mo na within 10% profit or markup ka, makakasurvive na may konting tubo pa rin yung tindahan mo or meron ka pa rin kikitain konti, less all the expenses na nabayaran mo na yung upa mo, tubig, kuryente, etc., yung sinasahuran mo, then stick with it. Pero kung bababa pa siya, huwag mo nang sundan, okay? Stick ka na lang kasi for sure naman na kahit na hindi kayo parehas ng pressure, meron at merong bibili sa'yo. Okay, kung siya gusto nang magbenta ng palugi at malulugi na at paluging-lugi na, asahayaan mo na lang kasi business na nga niya yun. Sabi ko nga, lahat ng business, lahat tayo may kanya-kanyang discard, may sarili tayong wisdom kung paano natin dalhin yung store natin. Pero hindi ibig sabihin lahat guys no, na mura ka masyado magtinda ay ikaw ang mananalo. May mga instances kasi na mura mo nga lahat na binenta pero hindi na-miss o na-overlook mo na kinakain na pala ng expenses yung profit mo or yung markup mo. Okay? Kasi ang titingnan kasi nito guys, mababa yung benta mo kasi titingnan mo na marami yung volume na bibili. Pero what if mababa yung tinda mo pero matumal pa din? Okay? So, may tendency na yung katiting na pinato mo or minarkup mo ay kakainin lang ng expenses mo or ng operating expenses mo. So, kailangang aware ka na, ay, within your allotted pa ba na markup, kaya pa bang i-survive yung expenses mo? Otherwise, malulugi ka talaga. So, kung the more na mahaba na yung panahon na yun na nagpapalugi ka ng paunti-unti, hindi mo mamalayan na nalugi ka na rin. Okay? So, price war could be, sabi ko nga, it could be advantageous, it could be disadvantage. Depend on how you handle it. Depend on how you manage it. So, I hope na niwanagan ka na medyo magulo ako ma-explain, pero yun po talaga. Lahat ng negosyante na experience yan, pero stick to your plan, stick to your business plan. Kung ito lang yung markup na gusto mo, i-achieve. So, dyan ka. Kung bumaba pa siya ng gusto, hayaan mo siya, negosyo niya yun. Okay, kung nagbenta na siya ng palugi pa sa puhunan, hayaan yun lang siya kasi business na nga yan yun. Pero, wag naman yung sobrang laki nung gap ng prices nyo kasi more likely siya 10%, nasa standard lang siya, pero ikaw nasa 20% ka. So, dihado ka nun, lugi ka nun sa style na yun. Kasi yung customer, pupunta talaga sa kanya. Pero, yung standard niya na 10% siya, hindi pa siya lugi nun. Meron pa rin siyang kikitain. Okay guys, I hope na maghanap ka ng supplier na mababa lang para may benta mo rin ng maayos na presyo. And then eventually, yung sinasabi ko na PC, kasi maliit nga lang ang patong sa pag nagkaroon ka ng experience sa price war. So I hope na you can handle it, you can manage it. Okay, so stay safe everyone. Thank you so much. This is Forest Vlogs. I hope na may natutunan kayong konti. Please like and share. Maraming salamat.